Ha, like I said din kanina, nahaharap siya sa pamilya mo. Yes, ipaglaban ka niya, dadalhin ka niya sa bahay nila, ipakilala ka, ganon yung effort na yun. Yun, what's up? Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan. And then nandito na naman tayo, usapang pag-ibig pa rin syempre. So itong mga uto lahat, dagdagaan na naman natin ng inyong mga kaalaman. By the way, magandang gabi sa inyong lahat dyan. At saka magandang araw na rin kung saan man kayo naroroon, lalo na sa mga OFWs natin. So itong mga uto lahat, dagdagan pa natin ng inyong mga kaalaman kasi ito ang magiging topic natin sa video na ito. Isa, teknik ng lalaking manluloko para makuha ang loob ng babae. Yon. So itong mga uto lahat, i-reveal na naman natin kung ano yung mga galawan o yung teknik ng mga lalaking manluloko para makuha yung loob ng isang babae, which is iba yung motibo o iba yung habol niya sa'yo. Well, ito ha, marami na namang magagalit sa aking mga kalalakihan, lalong lalo na yung mga alpha male kuno. Ha, pero ito mga utula, kung ako ay isang lalaki, bilang isang lalaki na rin ha, bakit ako matatakot o bakit ako magre-react kung alam ko naman na malinis yung motibo ko sa isang babae? Ha, ganun lang kasimple. So yun mga utula, kung sino yung babangga, ito mapapangako ko sa'yo, magigiba. Oh. So yun. So ito mga utol, ha, wag na nating papatagalin pa kung ano ba talaga ang mga teknik o yung mga galawan ng isang lalaking manluloko. Well, dalawa lang naman yung tatalakayin natin dito. Una sa lahat, ang lalaking manluloko, kapag may gusto sa'yo o may ibang motibo o iba yung habol niya, lalong-lalo na pera, baka sex o katawan mo lang, which is hindi love. Yung una sa lahat ay dadalhin ka o idadaan ka sa material na bagay. Yes, mapapera man, maparegalo, lahat-lahat talaga utol. Ha, papakainin ka sa labas. Yes, ganito yung mga galawan ng mga kalalakihan ha. Kasi ito, aaminin ko sa inyo. Nagawa ko na rin ito dati utol. Ha, kapag iba lang yung motibo ko sa isang babae. Well, dati pa yun ha. Pero ito ngayon sinisiwalat nga natin kasi hindi ko naman sa inyo maisasabi kung ano yung katotohanan kung hindi rin natin napagdaanan. So ito ngayon, sinasabi ko sa inyo para magiging aware din kayo mga kababaihan na kapag ganito pala ang pinapakita ng isang lalaki ay iba lang yung habol sa inyo. Well, ganito nga, kapag ipinagdaan niya o idinadaan niya sa material na bagay, lalong-lalo na sa pera, palagi kanyang pinapahiram, palagi siyang nagpapadala ng pera, na parang kulang nilang isbilhin ka. Ha, nagpapakitang gila siya na kunwari isang mayaman. Ha, uy, mayaman to. So syempre, sino ba namang babae na hindi mahulog yung loob sa ganitong klaseng lalaki? Mayaman na, mapagbigay pa, which is galante. Ha, na halos araw-araw is may regalo, halos araw-araw isang nagpapadala ng makakain mo, mga sorpresa. Magugulat ka na lang na may kakatok sa bahay mo, may delivery ha, ng pagkain. Uy, syempre diba, napakasweet yung datingan. Pero ito nga utol, ang maganitong galawan ng isang lalaki, yung tipong nagmamadali, na papakitang gilas lang talaga, na parang wala siyang ka-effort-effort na instead sa material na bagay, ang totoong lalaki utol ha, na love yung habol sa'yo is, bibisitahin ka, hindi sa material na bagay. Yes, bibisitahin ka, palagi kang kausapin, haharap sa pamilya mo, haharap sa magulang mo. At saka higit sa lahat ay, tutulungan ka. Hindi sa material na bagay utol ha, kundi tutulungan ka bilang suporta niya sa'yo. Tutulungan ka sa mga gawain mo, yes, sa mga mabibigat na bagay, o di kaya isang, kung may susuyuin man siya is nandyan ka, o nandito lang ako babe. Hindi yung ipapadaan ka sa pera. Ha, kasi ito mga utol ha, kapag ganito kasing lalaki na pinapadaan ka sa pera, kapag mayaman kasi yung isang lalaki o nagpapakitang gilas, sigurado ba na nag-iisa ka lang ha, na nililigawan niya o nag-iisa ka lang sa buhay niya? Syempre may pera yan utol. Ha? Marunong siya gumamit ng pera niya para mapahulog o makuha niya yung isang babae. So ibig sabihin, kung ganyan kanya kukunin ha, sa pamamagitan ng pera, ibig sabihin is magagamit niya talaga yung pera na ito para makakuha o makadali pa ng ibang babae. So kapag marami kayong babae, sigurado ba hindi sasakit yung ulo mo? So ganun nga utol ha, kapag hindi ka nag-ingat, sigurado, madali ka lang makuha ng lalaki kapag ganito yung mga gawain niya. Yes, hindi katagalan o hindi iaabot ng isang buwan ay bubukaka ka na. O di kaya is,
masurrender mo na ang iyong bataan. Oh no! So like I said kanina, na mag-ingat kayo sa mga gawain ng ganitong kasing lalaki. Which is mapagbigay. Yung puro parang pinapadaan sa pera, sa material na bagay, na which is may money involved. Yes, bibigyan ka ng regalo, syempre pera yung gamitin niya. Ha, papakainin ka sa labas, syempre pera pa rin yung gagamitin niya. Pero siya is, sa sariling pawis niya, na which is mag-effort siya para sa'yo, ay wala. So yung mga ganitong gawain, uto lang, mag-ingat talaga kayo kasi iba yung motibo o iba lang yung habol nito sa'yo, which is yung katawan mo lang. Ha? O di kaya isang niloloko ka lang talaga. O gagamitin ka lang ha? Hanggang sa magsawa siya and then boom, babay ka na. Ha? And then yung pangalawa pa natin, yes, kung ano yung mga technique ng mga malulokong lalaki para makuha yung loob ng isang babae, yung isa pa dito utula ay gagamitin ka sa pananalita. Yes. So ito na tayo ngayon. Like I said din dati na huwag talaga kayong maniwala sa salita ng isang lalaki. Kasi karamihan ng kalalakihan, hindi lahat utula, ay may pagkunwari. Marunong magsinungaling. Ha, marunong mambola. Marunong magpaikot. Yes? And then yun nga isang marunong din talaga mag-drama na parang akala mo is totoo. Kasi marami rin talagang kababaihan ha, na bulag. Lalong-lalo na sa mga nakakausap ko. Na yung sinasabi nila is, Kuya Kiko, mahal niya naman talaga ako eh. Pero ito utol ha, in a way sa pag-usap namin, yes, pinagmamasdan ko lang kung ano yung mga binibitawan niyang salita about sa kanyang lalaki. Doon ko napupuna na parang hindi naman siya mahal. Ha, pinagpapasil-pasil ko na hindi talaga siya mahal ng isang lalaki. Pero pagdating naman sa kanya, ha, kung siya naman yung magbitaw ng salita, ang buong akala niya is mahal talaga siya ng lalaki. Kuya Kiko, mahal talaga ako ng lalaki. Pero ganun nga utol ha, ako kasi is nagbe-base doon sa gawain o sa action ng isang lalaki. Yes, doon ko nakikita kung paano niya ikwento yung mga ginagawa ng lalaki sa kanya. So doon pa lang sa mga pinagbabanggit niya is marami ng red flags. Ibig sabihin, may banderang pula na kailangan mo nang umatras. So ganun nga utol ha, napakahalaga talaga. Na which is doon ka tumingin sa actions na ginagawa ng isang lalaki, hindi sa pananalita. Pero kagaya na rin sa number 1 natin, hindi yun yung ibig kong sabihin ha, na actions na which is idadaan ka sa pera o sa material na bagay. Kundi yung action talaga na mag-e-effort siya. Ha, like I said din kanina, nahaharap siya sa pamilya mo. Yes, ipaglaban ka niya, dadalhin ka niya sa bahay nila, ipakilala ka, ganon yung effort na yun. O di kaya isang araw-arawin ka na dalawin sa bahay ninyo para may makausap ka rin, para hindi ka malungkot o hindi ka malulungkot. Ganon. Hindi yung busy siya o di kaya isang kahit wala naman siyang ginagawa, pero nandito siya sa tropa niya, pabadalhan ka lang niya ng pera, o di kaya isang papadalhan ka lang niya ng isang box na pizza pie. Okay na ba sa'yo yun? So ganon nga utula, iba pa rin talaga kapag tumitingin ka sa kilos ng isang lalaki. Huwag sa salita. Kasi ha, yung mga mahalimuyak na salita ng isang lalaki ay dito rin talaga nakukuha o nadadali yung isang babae. Yes, yung matatamis na salita utol. Ha, yung di kaya isang konting tampuhan nyo lang kahit nakagawa siya ng kasalanan is pag I love you ka lang niya, yes, na isang I love you lang is okay na kagad sa'yo. Hindi ganon. Kasi ha, karamihan ng lalaki is ang mga manipulator. Lalong-lalo na yung mga gawain niya ay ganito. Sa paituutol ha, kapag iba yung motibo niya, dadalhin ka talaga niya sa mga salita which is parang minamadali ka. Nakahapon na kayo nagkita and then kinabukasan mag-I love you na. Uy, I love you na, mahal na mahal kita. Ha, ano pa bang yung pinagdududahan mo sa akin? Ano pa bang hinihintay mo? Yung mga tipong ganito utol. Yung nagmamadali. Na parang kulang na lang isang kaagad-agad ng pag-I love you niya sa'yo is titirahin ka na kaagad. Yes. So yung mga ganitong kilusan utol ay hindi ito seryoso. Ha? So lagi niyong tandaan kapag nagmamadali, yes, puro salita, puro mahahalimuyak na salita lang, wala sa gawa. And then, dadalhin ka sa pamamagitan ng pera niya. So kapag ganito, red flag yan utol ha, na kailangan mo nang umatras. So sa mga hindi pa alam ha, na ganitong gawain ng isang manlulokong lalaki, so ngayon alam niyo na. Ginagawa lang natin ito para maging aware din kayo. Ha? So yun ang mga utula, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. Ayan ha, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and baboosh!